Ikaw yung panganay. Breadwinner ka. Buong pamilya mo umaasa sa'yo. Ano mo alam? Because you're a very tough woman, Sophia. What I really admired was type of women. Sorry, Bart. Hindi ako yung babaeng inaakala mo. Kapag ginagawa ko yung trabaho ko, parami naman ang parami yung kasalanan ko. Lesson number 5, Sophia. Everybody lies. Lahat tayo nagsisinungaling. Matalino ka talaga. Pero sana, yung katalinuhan mo, nabubuhay ka pa, inagamit mo sa kabutihan. Hindi sana ikaw nahihirap ang makita. Welcome back, Yanni. It's great to finally see you again. Actually, na-miss kita. Ipinapaalala ko sa iyo na meron ka na lamang 80 araw para matapos ang mission mo. Sophia, tawagan mo na yung mga pinsan mo. May idea na ako kung paano natin mahanap si Gina. Hey! Itigil yan! Tama na! Mahawa kayo sa kanya! Isa na kaya ang babaeng ito? Tell me about this organization that you're in. Kumusta yung mga projects niyo? Well, bago pa lang ang grupo, kaya medyo hirap pa kami sa funding. So, yung ibang mga projects di natutuloy. But you know what? We won't let that dampen our spirits. You know what? I admire people like you. May conviction. Kahit against all odds yung pinaglalaban ninyo, talagang pinagpapatuloy niyo ang ideals niyo. Siguro ang dami yung natutulungang tao, no? Pero kawawa naman yung mga tao at organizations na pinangakuan nyo ng tulong. Lalo na pag hindi nyo naibigay ito dahil kulang kayo sa fundings. Umaaak sa wala. Tubig, gusto mo? Tubig! Tubig! Halika, sama ka sa akin. Halika! Hindi ko matakot! Lisa! Kaya nga hindi kami tumitigil, Kuya, eh. Lahat gagawin namin para makakuha ng support at saka fundings para sa mga advocacies namin. Malaking sakripisyo to para sa aming lahat. Yung iba nga, iniiwan yung mga pamilya nila, eh. But you know what? It's worth it. Dahil mahalaga sa amin ang ginagawa namin. So, Yanni, you're saying na uunahin mo muna yung pagtulong or pagtuloy ng advocacies ninyo kesa sa sarili mong kaligayan? Of course, Kuya. When we joined the group, the promotion of the advocacies became our joy. At syempre, kung natuloy yun, dun na din namin makikuha ang aming sariling mga kaligayahan. Tay! Paano kung may opportunity ka magkaroon ng fundings at capabilities para matuloy yung projects ng grupo mo? Kukunin mo ba? Kahit hindi ka masaya? Of course, Kuya. Paano kung ako yung magbibigay sa'yo ng opportunity na yun? For your group? Well, yes. Yeah. Well then, done. Yanni, ikaw na maging head ng foundation. I-absorb natin ang Green World. At dahil dyan, matutuloy na rin yung mga projects nyo dahil meron na siyang funds. Well, Kuya, I don't think that... 3 million, Bart. 3 million ang initial fund na ibibigay natin sa Green World. At pag na-absorb yan ng foundation, siguradong marami pang mga resources ang darating sa organizations ninyo. Lahat ng mga advocacies ng grupo nyo, siguradong tuloy-tuloy na yan because of all this money. Pero Yanni, it all depends on you. If you say no, but I guess you'll say yes, right? Dahil gaya na sinabi mo kanina, it's worth it.
Bobby, I think that's an excellent idea. And you know what? As the future owner of the company, I agree. Thank Let's you. Drink to that. Surprise! Huwag mo sabihin katabi ko pa yung pagtulog. Best friend, kawawa naman siya. Inaawi na nga siya ng mga bata dun sa park eh. Kailangan niya ng tulong. Di ba ate, pang may kailangan ng tulong, dapat tulungan? Oo naman. Yes, madam. Alam ko na kung nasa si Gina. Asan? Ayan, oh. Diyan mo, siya si Gina. Si Gina? Oo. Siya si Gina? Weh, hindi naman eh. Siya nga. Sophia, malilimutin ako sa pangalan. Pero sa mukha, hindi. Tiga mo, siya nga si Gina, oh. Hindi talaga madami ang kulit mo. Fine. Gusto mo patunayan ko pa sa'yo? Sige. Gina, ako si Anna. Kilala mo ba ako? Sabi sa'yo eh, hindi siya yun. Mag-uusap tayo. Congrats with your new job, Miss Head of the Foundation. Ate, ang laking tulong mo talaga. Well, I don't remember me saying yes. I remember you saying yes. Akala ko hindi ka magpapa-under dyan kay Kuya. Galing talaga ni Kuya magpaikot eh. Nakakainis. Well, he did train under Madam Anna. What do you expect? Kaya nga pa, di ba ayoko magpakita sa kanya? Kasi alam ko na ganito ang magiging ending nito. Mapapwersa lang niya akong gawin ang hindi ko gusto. Well, sis, welcome to my world. Gina! 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 Ay! Gina! Gina, sandali lang! Sandali! Hindi ka namin sasaktan! Kaibigan kami! Ah, eto? Naku! Huwag mong pansinin yan. Sa akin ka lang tumingin. Gina, kaibigan ako, okay? Kaibigan! Ate ko yan. Mabait siya. Hindi ka namin sasaktan. Tutulungan yan kung hindi ko nga malapitan. Jessica, maraming salamat sa pagpunta. Salamat, Bobby, at in-invite mo ako kahit ito ay private, personal, family affair. Maybe because we consider you part of the family already. Diba, Bart? Thank you, Bob. You can drop by anytime. Thank you, Miranda. And the food was really good. Oh, Bart. Convoy mo na lang dito si Jessica para hindi maligaw sa loob ng village. Well, yes, of course. All right. Bye. Yeah.
Goodbye. This way. Bye. Yanni? Thank you, Yanni, for accepting my offer. No, masaya talaga ako na magkakasama tayo sa opisina. I'll see you Monday? Yes. Bye, Kuya Bobby. Bye-bye. You take care. Bye, Miranda. Bye, Yanni. Siya ba yung babaeng hinahanap niyo na dating empleyado ni Ana? Oo, Tay. Gina ho ang pangalan niya. Ate, ba't hindi siya nagsasalita? Kevin kasi medyo wala siya sa katinuan niya eh. Bakit? Bakit? Eto, tanangin mo dito. Kasi Kevin, sinestante ko siya sa trabaho niya. Tinanggal ko siya. Dahil lang doon? Exactly. Pero siguro naman hindi ko kasalanan na babaliw yan. Ano nang gagawin natin ngayon dito? Congratulations, honey. Alam mo, akala ko tatanggi ka rin na si Yanni eh. Akala ko mag-walk out siya, pero hindi niya nagawa. What can I say? Kilala ko ang mga kapatid ko. Alam ko kung paano ko sila pasusunurin. Siyempre naman, ako nagpalaki sa kanila. Are you sure hindi ka nagpapasok for a cup of coffee? Hindi na. May asikasuhin pa kasi ako eh. So... What about tomorrow night? Merong magandang movie na magpa-premiere. Unless meron kang balak magtrabaho kahit Sunday. Mukhang uwing-uwi ka na. Ako? Hindi, hindi. Yun naman. Bart, what's wrong? Parang ang layo-layo ng iniisip mo. No, I'm sorry. Sa tingin ko, stress lang to dahil sa kanina. Kaya sa tingin ko, kailangan ko na talaga magpahinga. Sige, magpahinga ka na lang. Yung braso na nasabunan mo yan. Oo, ito na. Oo nga, madam. Please, bilisan mo para hindi na umiyak. Wow, ate! Ang ganda naman pala ni Gina! O, di ba? Malinis na siya, oh. Pinsan, wala. Wala pa rin kami... Balita dun sa... Gina? Pinsan! Andali! Mahabang story, ah. Pero tama. Siya si Gina. Pinsan naman! Ba't naman hindi mo sinabi sa amin na maganda pala itong si Gina? Hi, Gina. Ako si Bruce. Walang kinabukasan, ngunit mabuting kaibigan. Nice to meet you. Pinsan, bago ka daw eh. Hindi ka pinansin. Ako. Hi, Gina. Ako si Jopet. Hindi ba to? Hindi si Meto. Guwapo. Yun na. Isa ka pa. Tingilan niyo na yan. Pinsan, ito bang si Gina eh, bulag, pipe, o bingi? Taong grasa yan. Pinaliguan ko lang. O ayan, di ba? Ganda-ganda. Kanin pa! Kain mo lang po. Ano? Buwan mo yan lang. Anong balak mong gawin dyan? Eh, Tay, tutulungan namin bumalik sa katinukan niya. Pero paano niyo gagawin yon? Hindi naman kayo doktor.
Si Bart, tumatawag. Ay, sabihin ko dito. Sagutin mo. Hello? Hello, Sophia. How are you? Asan ka? Asan ako ngayon? I'm out with my sister. What is this about? Wala. May mga gusto mo sana akong itanong sa'yo. Sabihin ko. Can't it wait till Monday? Ngayon na lang. Gusto ko na kasi clarify kung saan ka nag-aral. Doon ba sa Columbia University sa New York or Columbia State University sa Columbus, Ohio? Loko yan ah. Pinabaki ang check ka. Sabihin mo na. Ay! Hindi ko alam taga HR department ka na pala ngayon. I'm just curious. Well? Alam mo, hindi ka naman kailangang sagutin niya mga tanong mo. Pero sige, para matapos lang curiosity mo, sa Columbia University ako sa New York. Satisfied? Now, can I enjoy my weekend? Well, Ayun. Naalala mo ba yun? Ayun. Jeep! Ayun. Diba? Teka lang ah. Kanina pa tayo palakad-lakad dito eh. Hindi ata effective to eh. Madam, ano ba? Di ba gusto nga natin bumalik to sa katinuan? Kailangan makausap natin siya ng matino para malaman natin kung anong mission natin dito. Kaya maganda yan na pinapasyal-pasyal natin siyang ganito. Mali mo, may makita siyang bagay na makapagpabalik sa alaala niya. Oo, lumakad ka na doon. Teka lang. E taong grasa yan eh. Walang ibang ginawa kundi magpalakad-lakad at kumalagala dito sa kali. Ano naman difference ang ginagawa natin ngayon sa ginagawa ni dati pa? Oo nga naman, madam. Anong gagawin natin ngayon? Alam ko na. Gawin yun kung gusto mo talaga siyang tulungan. Eh, pero ikaw, ayaw mo lang mag-alaga eh. Tsaka, madam, paano natin magagawa yung mission mo sa kanya kung nandun siya? At hindi tayo papapasukin dun. Hindi naman natin ito kaano-ano eh. Eh, ano nga ba mission to sa kanya? Kung ibalik ang katinuan niyan, I'm lost, Sophia. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Huwag ka mag-alala, madam. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko.
Hello, Yanni? Kuya Bart, hindi ako makatulog. Oh, simula Lunes, tapos ng maliligayang araw ko. Hawak na naman ni Kuya Bobby ang buhay ko. Sa Lunes pa yon, meron ko pang isang araw para magsaya. Okay. Labas tayo, Kuya. Gusto ko magsaya. I'm busy. Teka, busy ka? Eh, di ba Sabado ngayon? At alam kong hindi mo kasama si Jessica dahil hinatid mo na siya sa bahay niya kanina. Kuya Bart, what's going on? Nothing. Are you driving? No. Eh di bakit naririnig ko car stereo mo? Kuya, nasaan ka exactly? Okay, fine. Nandito ako sa labas ng bahay ni Sofia. Gusto ko lang talaga malaman kung anong tinatago ng babaeng yun. Oh my gosh, Kuya! Ano ba? Stalker ka na! Oh my God! Nako, buti na naiuwi natin yan, ano? Kawawa naman. At yun pala yung pola, ang kapal ng mukha niya. Hindi man lang siya pinansin. Ano ba yun? Oo nga eh. Oh, anong ginagawa mo ngayon? Eh, dito kay Bruce yung plate number ng owner ng pool para malaman natin kung saan siya matatagpuan. Nagawa mo pa talaga makita yun habang hinahabol natin to? Ano ka, Sofia? Former spy? Hindi po. Former scam artist ho ako. Kaya alam ko yung mga ganyang detalye. Pero weekend ngayon. Wala siyang mapagtatanungan sa LTO. Hindi lang naman yun eh. Hindi mo ba napansin na yung owner nung Paul at yung owner ni Bruce, eh halos magkapareho. At nakita ko rin ha, bukod dun sa plate number, iisa yung gumawa nung owner. Ngayon, pwedeng puntahan ni Bruce yung gumawa nung owner, malamang may record yun ang kliyente nila. Wow! Magaling ka nga. Ano ka? Former kidnapper din? Che. Pero alam mo, Sofia? Tama pa ba itong ginagawa natin? Ano? Natulungan siya? Oo naman. Nagawin siyang target? It's obvious na ang lalaking yun ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Siguro nagsawa sa kanya ng babae. Iniwanan siya. Sa sobrang hindi niya matiis ang heartbreak, ito ang nangyari sa kanya. Pero alam mo, Sofia, hindi siya kasama sa mission ko eh. O anong gusto mong gawin? Hayaan na lang siyang ganyan, ganon? Oo. Kung hindi nga siya kasama sa mission ko, eh di dapat hindi rin ako nag-aaksaya ng oras sa kanya. Sofia, nauubos na ang oras ko. Ay, naku, edi ubusin natin basta tutulungan natin siya. Hello, Jessica.
Sorry, hindi kita marinig eh. Lobat ako. Lobat. Hello, 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 hello. Asawa ni Gina? Oo, oo. Bakit? Ano nangyari mo sa kanya? Wala naman. Kung ganun, wala tayong dapat pag-usapan. Paako! Aray! Iipit ka? Pasensya na. Hoy! Sa buhay na puno ng kasinungalingan. Walang Mendoza, sa subdivision na yun. Nagsisinungaling siya. May hindi sinasabi si Paul. Pinadala niya ba kayo? Nagmamalasakit lang kami. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit po siya iniiwasan? Ano ang gagawin mo para magpakatotoo? Para malaman natin ang totoo. Our best bet is to talk to Gina. Kaya mo bang harapin ang consequences nito? You have no future in this company. So... Fire! Buwan mo! Fire! 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 Pag nag-usap tayo, sasaktan lang natin ang isa't isa. Ganun ang totoong buhay. Hindi puro salap lang. 100 days to heaven.